Hihilingin daw ng Visiting Forces Agreement Commission sa Amerika ang kustodiya ni Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect sa pagpatay sa transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. Formal daw itong hihilingin oras na maisampa na ang kaso laban kay Pemberton. Makibalita tayo kay Joy Segui. Ito ang kuha ng CCTV sa Ambiance Bar sa Olongapo City gabi nitong Sabado na pinanggalingan umano ni Jeffrey o Jennifer Laude bago siya pinatay. Makikita sa video ang apat na Amerikanong paakyat sa bar bandang 10:56 ng gabi. Ayon sa staff ng bar, isa sa apat na Amerikanong ito ang suspect sa pagpatay kay Laude na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Makalipas ng ilang sandali, makikita ang pababa na ang kaibigan ni Jennifer na si Barbie kasamang isang Amerikano. Nasa likuran naman nila noon si Jennifer. Ilang minuto pang nakalipas, makikita namang akyat panaog ng tatlo sa apat na Amerikano na noong mga oras na iyon ay naghaharap na raw kay Pemberton. Kwento ni Michelle na kapatid ni Jennifer, hindi sinasadyang nagkita pa sila sa bar. Patunay ang litratong ito na huling kuha nila bago raw umalis si Jennifer sa bar nang hindi nagpapaalam. Nakita niya ako, ginoin ko siya sa table namin. Pero wala naman siyang kasamang foreigner. Mag-isa niya lang. Na-order ko lang po siya ng pineapple juice. Pagtingin ko, kasi umupo siya sa likod ko, wala na siya. Ang ina ni Jennifer na galing pang Leyte, labis ang paghihinagpis sa sinapit ng anak. Ang akin lang, ma'am. Yung pangyayari ngayon ginawa sa anak ko, gusto ko higit pang gawin sa kanya kasi walang ginawang masama yung anak ko. Napakabait na tao. Kung may mali, kung may nasabi anak ko, mano man na sana kahit naman ang sinampan, nung kang patayin. Kasi hindi manok yan, basta patay na lang. Gayunman, maituturing daw ng pamilya na malaking hakbang tungo sa hinahangad nilang hustisya ang pagtukoy sa sospek. Ang Philippine National Police ang may hawak ngayon ng kaso ni Pemberton at hindi ang Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, nangyari kasi ang krimen matapos ang Philippine Bilateral Exercises 2015 o FIBLEX kung saan lumahok si Pemberton at kanyang mga kasama. Kasi hindi kami party dito eh. Tapos na yung nangyari. Mabuti sana kung during the FIBLEX nangyari yon. Pero that happened after the FIBLEX closing na ng trabaho. Wala na eh. They are on their own. Sa ngayon, nananatili sa Subic ang mga barkong pandigma ng Amerika kasama ang USS Peleliu 5 kung saan umano nakahold si Pemberton. Pero dahil natukoy ng suspect, pwede nang umalis sa iba pang barko maliban sa USS Peleliu 5. Tiniyak naman ng Subic Bay Metropolitan Authority na kailangan munang mabigyan ng exit pass ang US Navy ships bago tuluyang makalabas ng bansa. Ang bottom line is that all personnel involved on the case will be here, hindi pwedeng umalis. Ang Visiting Forces Agreement Commission umaasang papayag ang Amerika na ibigay sa Pilipinas ang kustodiya sa sospek. Nakasaad kasi sa Article 5, Paragraph 6 ng VFA na sa Korte ng Pilipinas isasampa ang kaso at isasagawa ang paglilitis. Pero ang kustodiya ng US personnel ay nasa Amerika pa rin habang isinasagawa ito. Dapat din daw na matapos ang paglilitis sa loob ng isang taon. Dahil paglampas ng isang taon, wala nang obligasyon ng Amerika na iharap sa korte ang US personnel na sospek sa kaso. Sinubukan ng repasuhin ang ilang probisyon sa VFA kasunod ng Subic rape case noong 2005 dahil sa maobserbasyong hindi ito patas sa Pilipinas base sa utos ng Senado. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin inaamyandahan ang VFA. Ayon sa profesor mula sa UP Department of Political Science, susubukin ng insidente sa Olongapo hindi lang ang VFA kundi ang buong ugnayan ng Pilipinas at Amerika at mga kasundo ang pinapasok ng dalawa kasama ng EDCA. Our sovereignty, our constitution is really put in the limelight here. We have to enforce our own laws. We have to exert our sovereignty on this particular issue. No? O ito pagkakataon natin, i-test yung VFA, yung ating relasyon with the United States. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.